Oh yes, the best is yet to come, mga ka-agrikultura. Ang pag-uusapin natin ngayon, mga ka-agrikultura, ay mga video clip ng ating mga halaman. Katulad halimbawa ng siling labuyo. Ang siling labuyo, mga ka-agrikultura, ay isang small chili pepper cultivar na na-develop dito sa Pilipinas after the Colombian exchange. Ito po ay kabilang sa capsicum protesins species na may scientific name na capsicum protesin o siling labuyo, mga ka-agrikultura. Ang pangalawa naman ay ang luyang dilaw o turmeric. Ito ay may scientific name na Cocorma longa. Ang halamang gamot na ito ay likas na tumutubo sa timog silangang Asya, mga ka-agri. At ito rin ay kabilang sa pamilya ng Zengiberaceae. Ito ay madalas gamitin ngayon, mga ka-agrikultura, sa panahon ng pandemya. At ito rin ay ginagamit natin sa mga lutuing bahay bilang isang sangkap. Ang kasunod naman natin na video clip, mga ka-agrikultura, ay ang kamatis. Ang kamatis na ito ay isang edible berry na halaman na ito ay may scientific name na Solanum lycopersicum. Ang species na ito ay nagmula pa sa Western South America at Central America ang original na pinagmulan nito. Ito ay may dalawang uri ng kamatis. Ito ang tinatawag natin na indeterminate tomato at determinate tomato plants. Ang kasunod naman ay ang pechay o bok choy, na kung tawagin sa American English ay bok choy. Pak choy naman sa British English. Pechay or petsay sa Philippine English. Ito ay may scientific name na Brassica rapa. Ang wing bean naman, mga ka-agrikultura, ay may scientific name na Soporcarpus tetragonolobus. Tinatawag din ito na Sigarillas, Goa bean, at Four Angle bean. Ito pa ay nagmula sa New Guinea, mga ka-agri. Ang squash aphids naman, mga ka-agrikultura, ay isang insekto na umaatake sa lahat ng mga klaseng gulay, kasama na dito ang patatas. May dalawang uri ng apid. Ito ay ang wing at non-wing apid na umaatake sa mga halaman katulad ng sa kalabasa. Speaking of kalabasa, mga ka-agrikultura, ang squash flower. Ang blossom ay edible flower na kabilang sa Cucurbita species. Ito ay particular na dito ang Cucurbita pepo. Ang species na ito ay gumagawa o nagproproduce ng zucchini, marrow, spaghetti squash at iba pang klase ng kalabasa. Ito ay may lalaki at babaeng bulaklak na may self-pollination din ito or hand pollination, kung walang pollinator na dadapo sa ating kalabasa. Ang bitter gourd naman, mga ka-agrikultura, o ang ampalaya, ay may scientific name na Momordica charantia. Ito ay tinatawag din na bitter melon, karila, balsam pear, or bitter gourd. Ito ay popular na halaman na ginagamit na lunas sa may diabetes na kondisyon sa ating katawan. Ito ay madalas makita sa Asia Pacific region, South America, India, Caribbean at East Africa. Ito ay mainam at masarap. Yun nga lang ay mapait kung kainin. Kaya edible fiber ito, mga ka-agrikultura, at maraming benepisyo sa ating pangangatawan.
Ang pumpkin fruit naman ay isang cultivar na halaman na may kabilang na pabilog na smooth, slightly ribbed. Ang ampalaya naman ay may prutas o gulay. Madalas tawagin ito na ampalaya dito sa Pilipinas. Ito ay tinatawag ng mga dalubhasa na vegetable fruit. Ito ay isang indigenous sa kalakhang Asya, pero ito ay sinasaka sa buong mundo na may 90 na mga pangalan or species. Kaya marami po ang mga species ng ating bitter gourd or ampalaya. Imagine, 90 different species po ito. Ang susunod naman natin mga ka-agrikultura, aside sa bitter gourd naman, ay ang ating pipino. Ang pipino or cucumber mga ka-agrikultura ay may scientific name na Cucumis sativus. Ito ay isang creeping vine na halaman na kabilang sa Cucurbitaceae gourd family na madalas gamitin as a vegetable or gulay. Mayroon tatlong ori ng pipino. Ito ang slicing, pickling, at saka burpless or tinatawag na seedless pipino. Ito naman ang ating kalabasa plant. Growing pa lang po siya. Ang bulaklak ng pipino ay tumatagal ito usually for about a day. Kapag ang lalaking bulaklak ay bumuka bilang una pagkatapos mag-produce ng pollen. At ang babaeng bulaklak naman ay mag-draft off din sa loob ng isang araw kapag hindi ito na-pollinate. Ang pipino ay nag-uumpisa nang ma-develop at mag-produce na ito ng mga bunga at mga bulaklak. Ito naman ang ating mga halamanan sa chapel na kung saan meron iba't ibang uri na mga pananim dito na matatagpuan. At ito naman ang ating eggplant o talong na may scientific name na Solanum melongena na madalas mapansin as a brinjal o virgin or guinea squash na kabilang ito sa Solanaceae family na merong mahigit kumulang 1,550 species sa buong mundo. Ang dami ng iba't ibang uri ng talong or species na ito, mga ka-agrikultura. Mayroon po itong pabilog, pahaba, at iba't ibang uri ng kulay. At bakit nga ba tinawag na eggplant ang talong? Way back into 17,000, ito ay version ng European. Ito ay kamukha daw ng gangsa. Kaya tinawag ito na eggplant. Ang calamansi tree naman na ito ay kabilang sa Rutaceae family na kung saan ang scientific name nito ay Cetrofortunilla microcapa. Ito rin ay tinatawag na calamondin, Philippine lime or Philippine lemon. Ito ay mayaman sa vitamin C. At ang prutas ng calamansi ay may kulay luntian. Ang Pilipinas ang isa sa mga major producer ng calamansi sa buong mundo. Ito ay mabilis at malaki ang komisyon or mga ROI na tinatawag natin na makukuha natin pag tayo ay maghalaman ng calamansi tree. Kaya mabilis ang paglago ng calamansi. Ang ladyfinger naman or okra ay kabilang sa Hibiscus family na may scientific name na Abelmoscus esculentus. Madalas tawagin ito na ladyfinger sa ibang English. Daliri ng isang ginang o babae kaya tinawag itong ladyfinger. Ito ay tinatawag din sa ibang mga rehiyon
katulad ng English na okro. Maraming mga species din ang ating lady finger or okra. Kasi halintulad ito ng daliri ng ating ginang. Ang bushitaw naman ay isang annual dry season crop at lumalago ito agad sa maikling panahon. Maaari itong erect, trailing, climbing at madalas ito na indeterminate na halaman. Ang dahon ay isang trifoliate at luntian ang kulay nito. At ang bushitaw ay self-pollinating crop. Leaf miner, root rotten, aphids, pot borer, weevils, beanfly, rust, mosaic virus ang mga madalas na umaatake na mga insekto sa ating bushitaw. Mayroon din tayong tinatawag na polisitaw. Ang polisitaw, mga kagrikultura, ay ito po ay ang pahaba. Or dito sa Pilipinas, ito rin ay tinatawag na long yard. Ang pipino naman ay ito po ay isang climbing vine, mga kaagrikultura, na kung mapapansin nyo, ito po ay kailangan ng treeless or treeleshing kasi kailangan kumapit ang mga tendrils nito sa ating treeless para umakyat ang puno na ito sa ating treeless. Sunod naman natin, mga kaagrikultura, na halaman ay ang tinatawag naman natin na scallion or spring onions, mga kaagrikultura. Itong spring onions natin, mga kaagrikultura, or scallion ay nirigrowth lang natin ito. Mabilis ito tumubo at madalas ito makita sa mga pamilihan sa palengke. Itong mga kaagrikultura ang mga iba't ibang uri ng mga halaman na itinanim dito sa rooftop urban gardening. Ang kasunod naman natin na pag-uusapan muli ay ang ating halaman na kung saan tinatawag po ito na talong or eggplant. Bakit nga ba ito tinawag na talong or eggplant? Kasi ito po ay halintulad ng isang itlog ng gangsa ang bunga nito, pabilog, kaya tinawag ito na eggplant. Kasi noong 17,000 way back sa European version, ang talong na ito ay tinatawag nila na kahawig niya sa gangsa or chicken egg. Kaya tinawag nila na eggplant. Ang bitter gourd naman natin or ang palaya, mga kagrikultura, ay mainam ito sa ating panlasa. Kahit ito po ay tinatawag na bitter or mapait sa ating panlasa, pero ay ito po ay edible na halaman na matatagpuan ito kahit sa ang parte ng ating lugar sa Pilipinas. Ito naman ang harvested na lady finger, mga kaagrikultura, or okra or okro. Ito naman, mga kaagrikultura, ang ating mga variety ng ating kangkong. Ang ating kangkong, mga kaagrikultura, ay may scientific name na Epomea aquatica. Dito sa ating paghahalamanan, sa ating rooftop urban gardening, mayroon po tayong dalawang uri ng kangkong. Ito po yung lowland kangkong at upland kangkong. Ito yung mga variety na kung saan ito ay madalas makikita sa ating mga pamilihan.
Itong stem kangkong na ito, mga kaagrikultura, ay ang tinatawag ito na lowland kangkong. Kaya itinanim ko ito ngayon, mga kaagrikultura, para masubaybayan natin at ma-differentiate natin ang pagkakaiba ng seeds saka sa stem kangkong natin. At muli po, mga kaagrikultura, ako po ang iyong kaagrikultura na nag-iiwan ng isang katagang magtanim at kumain ng gulay para humaba ang buhay. At please don't forget to subscribe our YouTube channel. Please share, like, and comment the section below. At i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga happenings dito sa agrikultura. Maraming salamat po, mga kaagrikultura. God bless us all. Keep safe, everyone. Amen for that.